Hello mga kaigan! Ito po yung ating adaptor, ang ating water pump. Kasi nga po yung ating lumang water pump ay sira na. 5 months lang po natin nagamit, kaya ito bumili tayo ng bagong water pump. Ito po siya. Kararating lang po nito, ito ay nabili natin sa Lazada. 3 days nang walang water pump ang ating alimango, pero sawa ng Diyos, wala pa naman pong namamatay. Itong ating bagong bili. Yan po. Sa mga nagtatanong sa ating water pump na ginagamit, ayan po. Mabasa na lang po kung ano ang ating water pump na ginagamit. Ayan. Dati po kasi ang ating water pump ay linalagay lang namin sa tubig. Lino nakalubog siya. Eh, mas mahina ho ang pangito yung water pump. Madaling masira. Kaya ito hindi po siya hindi nakalubog. Tulad po nito, kaya lang po, bibili ho tayo ng mga accessories. Ito ang ating mga accessories. Ito po, ang tawag po nito ay male adapter. Kasi daw po ay may ganito, kaya ang tawag yan male dato. Bibili po kayo nito. Kasi ito po ay dito, nakasukat siya. Yan, sukat yan. Ano po ba? Tapos, bali dalawa ho ang bibilihin nyo. Dito rin po yan, isang yan. Yan. Ito, mga PBs na ito, mamaya natin, kasi kakabit na natin doon sa yan ang talas ng ating panglagari. Yan po ay arawan. Ito na ang ating pinutol. Ayan, pagkatalas-talas ng ating pamutol. Nakaputol tayo ng dalawa. Dito natin yan ilalagay. Ito po ay 3/4. Ay, uno. Uno na PVC. Ayan. Bali, dalawang pinutol natin at dito yung isa. Tapos, bumili tayo ng reducer. Ito ang reducer kung tawagin. Ang sukat nito ay 1 3/4 ang sukat nito. Nabibili nyo kasi para dito naman ito dito, diba? Magpapagsasalubong silang dalawa kasi ito yung dito. O, pag linagay mo yan dyan, ito dito naman. Ayan, kuha kaibigan. O, ito yung isa natin, dito rin yan. O, ayan, okay po. Mamaya. Ito kaibigan, bali, kanina nagputol tayo ng dalawa kasi linagay natin dito. Ngayon, nagputol ulit tayo ng dalawa, kaya lang ito yung medyo maliit. 3/4. Kanina uno, di ba ito yung uno? Ito 3/4. Dalawa ulit ang pinutol natin para yan ay dito. Yan, kaibigan. Tapos yung isa ay para dito. Yan, 3/4 lang po ito ha. Yung kanina, uno. Ito, 3/4. Tapos, meron ulit tayong reducer na 3/4. Para ito'y dito. Yan. Tapos dito, imbis na reducer, kasi ito ay papunta na sa tubo, gagamit na tayo ng elbow. Yan. Dito po. Elbow na ho ang gagamitin natin. Ayan. Tayo na po ay pupunta na tayo sa ating crab patining para ito'y ating imaikabit. Okay? Okay. Kaibigan, ito ang ating dating water pump. Ganinong style. Maliit siya, oh. Ito nga, ito ang linulublob sa tubig. Madali lang, saglit lang, oh. Sira na agad. Kaya, oh, di ba ang layo ng diferensya? Parang sumaganda ito natin. Ito itatanggalin na natin at ikakabit na natin dito sa ating, bagong water pump. Itong pinutol natin, 3/4. Kailangan mababa siya ng kaunti dito sa ating timba. Mapapansin niyo po pag tinayo niyo ito, kailangan medyo mababa siya kasi pagka pag sinagad ng ganun, pag sagad siya, hindi siya makakahigop ng tubig.
Kaya kailangan pagka ano, isukat nyo muna sa inyong lagayan, kailangan mababa siya para pag linagay nyo dito, ay ano siya, makakahigop ng tubig dun sa ilalim. Kaibigan, para wala tayong sayang, ang dati, ang binabili po nating water pump, ay wala ho siyang saksakan kung mapapansin nyo. Putol ang wire niya. Kaya, para wala tayong masayang, ang dati nating water pump, ay pinutol ho natin. Yan, ayan na yung ID kuryente. Takot po ako niyan. Papatulong na po tayo. Ayan. Ang nabibili ko kasing ganyan ay wala talagang sadyang ano, pangsaksak. Kaya kung meron kayong mga ano dyan, pwede naman panglagay. Gamitin nyo na lang para hindi na ho tayo maggastos ng mas malaki. Lalagyan nyo natin ang tubig. Bubuksan nyo yung tabi na yun, no? Lagyan nyo ng tubig. Kasi pag walang tubig yan, ay hindi ko makakahigop ng ano yan, sa ilalim. Ito na kaibigan, ang bago nating water pump, lakas! Oh, dati hindi ganyan kalakas ang ating water pump. Ngayon talagang umuulan. Kaya medyo sa susunod na buwan, may papalitan tayo kasi parang hindi siya uubra pag ganito laging naulan. Kasi pag ganitong umuulan ng tulo-tulo, mabilis maumos ang ating tubig. Ano yan, masisira ang ating water pump. Kaya gagawa natin ng paraan yan, kaibigan, sa susunod na ating content. Yan, kailangan gawa natin ng paraan. Maganda siya kasi talagang malakas. Ang problema naman natin, parang ano siya, umuulan. Sayang lagi ang tubig. Maglagi tayong magpapalit ng tubig. Ang hirap pagigib. Ay nako. Ay nako, sa awa ng Diyos, wala naman pong namatay sa ating alimango sa loob ng tatlong araw na walang water pump. Yan po ang kagandahan ng ganitong patining. Kapag may mga butas po yan o ano, tapos kunti lang ang tubig, wala hong namamatay kahit na tatlong araw na walang water pump. Pero kailangan po talaga meron. Pero kung halimbawa, magkakawala ang kuryente ng ilang araw, wala man po problema. Okay, yun na po. Bye-bye! Salamat po sa inyong panonood!